Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Huwebes sa ating lahat. At ngayon dahil Huwebes na naman, ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. So bago tayo mag-start ay hintay-hintayin po lamang natin ang iba nating mga viewers, ang iba pa po nating mga kasama para naman po mabigyan natin sila ng idea, lalo na kung sila ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Hello po kay Ma'am Mary Ellen Pasion. Magandang hapon po sa inyo. Kay Ma'am Emily Clareto Aguilam, kay Ma'am Mary Jean Odecta Fatal. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am. Hello po sa ating 31 viewers. Magandang hapon po sa ating lahat. So guys, please like, pa-heart po tayo and pa-share po tayo ng ating live para po tayo ay makapagbigay naman sa idea ng iba. Miss you din po ate ko. Miss you din po ate Rose. Ingat ka lagi dyan ate. So ayan, hello po kay Ma'am Laureen Alma Nobles. So ayan, magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Yu Vering, good evening po. Good afternoon, nasanay na sa evening. Good afternoon po sa inyo. Kay Ma'am Danriel G, hello po ma'am. Mayong hapon po diha sa Dubai. Kay Ma'am Danriel G. So ayan. So hello po sa ating 45 viewers. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys, hi kay Ma'am Marisa Santos. Good afternoon po dyan sa South Korea. Ingat kayo palagi. Hello po sa aking sister na si Sister Glyza na lagi akong dinadalhan ng pagkain. Thank you so much. Ang dami ko ng utang. Hindi lang utang. Hello po kay Ma'am Marizel Ilacion Balino. Kay Ma'am Marina Alanis. Blessed Thursday din po sa inyo and God bless. Kay Ma'am Lourdes Katanke. Kay Ma'am Malin, kay Ma'am Mary Jean Odecta Patal, kay Ma'am Maricel Ilacion Balino, kay Ma'am Rosie Maruyama, kay Ma'am Mela Balagot, at kay Ma'am Emma Arcangeles. So ayan, good afternoon po sa ating lahat. So ngayon guys, ang ating ibabahagi ngayon ay kung paano ba tayo makakaakit ng customer. Kung ano man ang may mga negosyo kayo, kung mayroon man kayong mga tindahan or anumang negosyo ang mayroon kayo, ay ito po ngayon ang ating ibabahagi. Marami na po tayong naibabahagi dito sa ating mga pampaswerte na talaga namang nag-click. Ngunit may iba-ibang paraan po na maaari nating subukan. If ever man na yung pampaswerte na yan ay hindi gumana sa'yo, so mayroon pa po tayong mga ibang maaari nating subukang pampaswerte. Ngunit muli, ito po'y ating sinasabi. Lagi nating pinapaalala guys na wala hong nagpipilit dito na kayo ay maniwala. Wala hong nagpipilit dito na panoorin nyo ang mga video na ating ibinabahagi, lalo na kung kayo, kung yung iba ay hindi naniniwala, dahil ito po ay para po lamang sa mga taong naniniwala, lalo na sa panahon ngayon. Since na nagsimula itong pandemya ay napakarami na po talagang nangaluging mga negosyo, kahit mga maliliit na tindahan ay talagang natuluyan ng palugi. Kaya naman may mga paraan tayong maaari nating gawin upang ang ating mga negosyo ay ating makaakit ng mga customer. So ito po, muli ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Hello po kay Ma'am Josephine Real, kay Ma'am Maricel Hiramos, kay Ma'am Alma Butik Balben, kay Ma'am Lita Balot Malvar, kay Ma'am Marina Alanis, kay Ma'am Antoinette Uyangoren, kay Ma'am Mela Balagot, at kay Ma'am Marie Victrine Yanis. Okay, good afternoon po and shout out po sa inyo dyan ma'am. You're very, very welcome po, Ma'am Ana Jean Rayo Reyes. Okay, ma'am. Okay lang po, ma'am. Din real, okay lang po yan, ma'am. So, ayan. Kasi minsan naman talaga, hindi natin maiwasan na tayo ay maging abala. So, guys, ito po nga ngayon nating ibabahagi. Kung halimbawa kayo ay may mga negosyo or anumang negosyo ang mayroon kayo, ay ito po ang maaari nating gawin. So handa na po ba tayong makinig? Handa na po tayong makinig at ngayon po ay atin na pong umpisahan. Hello po kay Ma'am Imelda Lumaban Bardahi at kay Ma'am Marites Somblero. Ayan, si Ma'am Imelda, siya daw ay may sari-sari store. So ayan. So ito guys, ang gagawin natin bago tayo magbukas
Bago tayo magbukas ng ating mga negosyo, gaya ng tindahan, or anumang negosyo ang mayroon ka, mayroon kang shop, mayroon kang tindahan, mayroon kang salon, or anumang negosyo ang mayroon ka, ay ito po muna ang una nating gagawin. So sa umaga, syempre magbubukas na tayo ng ating mga negosyo. Ang unang-una po nating gagawin, tayo po ay kumuha po kayo ng maliit lamang na tea candle, or pwede yung pinakamanipis na kandila. Kulay green or kulay violet. Sumakinig po. Kulay violet na kandila or kaya naman po ay kulay green. Okay? Ma'am, wala po kaming violet, wala din po kaming green. Pwede po bang white? Hindi po. Dahil ito po ay atin, tayo ay umaakit ng customer. Tayo ay naghahatak ng customer, kaya ang dapat po natin gamitin dito ay kulay green or kulay violet po lamang. So, hindi po maaaring white, hindi maaaring orange, hindi maaaring red. So, ayan, either green or violet. Yun po ang maaari nating gamitin. Okay, so anong po ba natin itong oras sisindihan? Sisindihan po natin ito sa ating mga pintuan ng ating sari-sari store bago natin bubuksan. So bago po bubuksan, magsindi ka muna ng kandila na kulay green or kulay violet. And din syempre, habang tayo ay nagsindi ng kandila na yon, ay tayo ay magdasal. So magdasal tayo. Humiling tayo sa ating Panginoon or magpasalamat tayo sa isa na namang panibagong umaga na kanyang ipinagkaloob sa atin. Lagi tayong magpasalamat sa mga bagong panibagong umaga, panibagong biyaya na naman ang ating natatanggap. So ngayon, after po na natunaw na yung kandila, naupos na yung kandila, kailangan po maupos po talaga yung kandila, guys. Kaya gagamit lamang po tayo ng maliit na kandila. Mas mainaw para po madaling matunaw ay gumamit tayo ng tea candle. Saan po ba nakakabili ng iba't ibang kulay ng kandila? Usually po nakakabili tayo dyan sa mga labas ng simbahan. Nandyan po ang iba't ibang kulay ng kandila na ating mabibili. So ayan, pag natunaw na po ang ating mga kandila, pag natunaw na, papasok na tayo sa ating mga establishment or sa ating lugar ng ating mga negosyo. Ngayon, pagpasok po ninyo sa lugar ng inyong mga negosyo, ay kumuha tayo ng lalagyan. Anong lalagyan? Like tabo, kasirula, or kahit balde, palanggana. Kumuha tayo at lagyan natin ito ng tubig. Gaano po karaming tubig? Kahit mga tatlong tabo or dalawang tabo, and then lalagyan natin ito ng isang kurot na iodized salt. So ayan, dalawang tabo or tatlong tabo, and then lalagyan natin ito ng isang kurot na iodized salt. Ngayon po, sorry guys, hindi iodized salt, rock salt, sorry po. Huwag tayong gumamit ng iodized salt, rock salt, sorry po. Lalagyan natin ng isang kurot ng rock salt. Ngayon po ay halu-haluin mo itong maigi. Halu-haluin mo ang tubig na maigi at tiyakin mo na wala na ang asin, na buo-buo ang asin. Kailangan po ay mahalong mabuti ang ating asin doon sa tubig na inyong pinaghahaluan. Ngayon, pagkatapos natunaw na, bitbitin ninyo ang tubig na iyon palabas sa inyong mga tahana, palabas sa inyong mga tindahan o sa inyong mga negosyo. Pagkatapos po, ay idilig ninyo ang tubig na yan or wisik, kahit wisik-wisik lamang po sa labas. At sa mga mag-start po kayo ay sa kaliwang bahagi. So ayan guys, sa kaliwang bahagi po tayo mag-start. Ididilig po natin yan. And then after po nating magdilig sa kaliwang bahagi ay sa kanang bahagi naman. And then sa loob po ng ating mga sari-sari store ay magwisik-wisik din po kayo noong tubig na yon. Hindi po na kailangang idilig. Pag nasa loob na po tayo ng ating mga store, ay atin na lamang pong wisik-wisikan ang bawat palibot ng ating mga establishment. Hindi na po kailangan ng dilig, basta wisik-wisikan lamang po natin noon ng tubig na may asin. Ngayon po, pagkatapos po noon, ano pa pong maaari nating gawin? Maaari tayong kumuha ng shot glass or anuman, kahit yung maliliit na garapon po lamang, kahit po
Kahit po hindi babasagin, kahit plastic, at maglagay po tayo ng tig-isang kutsara ng asin at ilagay po ninyo yan sa bawat sulok ng inyong tindahan. Ngunit, tiyakin po ninyo na sa bawat isa ay mayroon, yung isa pong halimbawa, ito yung inyong garapon, kailangan po ay mailagay tayo dito na bawang, isang butil ng bawang. Kasi po hindi rin po maganda ang paglalagay ng asin sa bawat sulok ng puro asin po lamang. Kasi instead na tayo ay nakakahatak ng positivity, ay nakakahatak po tayo ng negativity. Kaya kailangan po maglagay tayo ng isang butil ng bawang or kaya naman po ay isang dahon ng laurel doon sa mga garapon na yon. Ngayon, ano pa ang pinakalas na ating maaari nating gawin? Ano ang pinakalas na maaari nating gawin? Kumuha ka ng 3 pirasong dahon ng laurel. 3 pirasong dahon ng laurel at kulay green or kaya kulay na red na ball pen. So ayan guys, red na ball pen or kaya naman ay kulay green. Bawat isang dahon ng laurel, ay isulat mo doon ang iyong kahilingan. Isulat mo doon ang iyong kahilingan sa bawat isang dahon ng laurel. Pagkatapos mo po itong naisulat ang iyong mga kahilingan, ay ilagay mo ito sa takip ng inyong cash register. So halimbawa, ito ang ating cash register. Dito natin ilalagay ang takip. Kung anumang lagayan ng kita ang mayroon kayo, ay ididikit mo dyan gamit po ang scotch tape. So ilalagay mo po dyan, ididikit mo po yung dahon ng laurel kung saan mo isinusulat ang iyong mga kahilingan at ididikit mo dito ng scotch tape. So ayan po lamang ang ating gagawin. Andit itatakip na po natin iyan sa ating mga cash register. Muli po, lagi nating pinapaalala. Lagi po nating pinapaalala, lahat po ng ating ibinabahagi dito ay para po lamang sa may mga positibong paniniwala. Hindi po dito pwede sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganito. So ayan. Kung ikaw ay naniniwala sa mga ganito guys, kanina po lamang ay mayroon na naman tayong 3 natulungan. Hindi lang sa pampaswerte, kundi ganun din po sa mga ritual na ating ibinabahagi, dito. Yung iba siguro, sinewogoro kasi yung iba may mga pilosopo dito. Lahat po ng ating ibinabahagi dito ay wala po tayong hinihiling na anumang kapalit. Marami po sa atin ang nagmi-message sa aking messenger. Napakaraming mga nagmi-message sa aking messenger. Niwala po akong hinihingi ng anumang kapalit. Basta po matugunan ko. Kung if ever man na medyo matagal ako makatugon sa inyong mga katanungan, ngunit ginagawa ko naman po ang lahat ng paraan upang tayo po, ako po ay makasagot sa inyong mga katanungan. So, ayan po, ito pong ating servisyo dito ay libre po. So, wala po tayong hinihiling na kabayaran. Sino kaya to? Titingnan ko nga to si, parang tanga... okay. Ano pala yan? Parang may sayad pala ito. So, hayaan na natin siya. May sarili pala siyang mundo. Hello po. Okay lang po yun, ma'am, kahit po ikaw ay may kahira. Basta po doon sa cash register nyo, ma'am, ay doon po ninyo idikit yung 3 dahon ng laurel. Wala pong problema kahit po may mga kahira tayo, basta idikit po natin, basta ikaw naman po ang gumawa. So, idikit mo po lamang iyon doon. Besto pa, ma'am, pag magsulat po kayo ng inyong kahilingan, ang gagamitin po lamang na ball pen ay either po red or kaya naman po ay green. Ayan po, kay Ma'am Arlene Pilaon. I know, kay Ma'am Zinyang. You're very welcome po, Ma'am Morena Alanes. You're very, very welcome. Hello po kay Ma'am Monette Baria Perniceta.
Yes po ma'am, yes. Hayaan po lamang natin sila. Hayaan po lamang natin sila. Actually, malaki po ang tulong nila kasi syempre sa bawat comments na ginagawa nila ay naibabahagi din po nila ang ating mga video. Hello po kay Ma'am Alma Bartolome. Good afternoon po sa inyo, ma'am. Thank you so much, Ma'am Borinica Capistrano. So guys, bago ko po makalimutan, ang paggawa po nito ay araw lamang po ng Biyernes. So once a week lamang po itong gawin. Hindi po natin ito pwedeng gawin ng araw ng Martes, kundi araw po lamang ng Biyernes. Guys, araw once a week lamang po itong pwedeng gawin, it is isang beses lamang. At ang araw lamang po ng Biyernes. So, yun lamang po ang paggawa po nito. Ayan. Thank you so much, Ma'am Umpok Lakataria. Ma'am, basta po sa, di ba tayo ay maglalagay ng ano, sa yung sa bawat sulok, maglalagay tayo ng asin. Kahit sa shot glass or sa maliit na ano lang, na maliit na lalagyan po, kailangan po maglagay tayo ng isang butil ng bawang or kaya naman po ay isang butil ng paminta doon sa mga ilalagay natin. Kahit po isa lamang doon sa mga yon ang inyong lalagyan ng bawang or kaya naman po ay dahon ng laurel, basta po hindi dapat po lahat ng ating ilalagay sa sulok ay purong asin po lamang. Depende po kasi yan, Ma'am Arlene Tilaon. Ma'am, depende po yan sa klase ng dumi na inyong dinumi. Thank you so much, Ma'am. Kayo na ang magagaling. Kayo na ang magagaling. Hello po kay Ma'am Lucy Calolo. Ano daw? Tika lang. Ano ma'am, pwede natin siyang palitan every Friday. Pwede po na. Pero yung sa ano ma'am, yung sa cash register po ninyo, kahit once a month po natin yung palitan. Ngunit sa tingnan nyo po yung bawat sulok na ating nilagay, tingnan po ninyo ang asin doon. Kailangan po titingnan po ninyo ang mga asin na ating inilagay sa bawat sulok ng ating mga tindahan. Kailangan po mapalitan niyan kapag nakikita na po ninyo na iyan po ay naninigas na or kaya naman po ay nagtutubig. Once po na makita ninyo ang asin na nanigas or nanunubig, kailangan po ninyong mapalitan agad sapagkat ibig po sabihin yan ay may nakuha na po siyang mga negatibong enerhiya. Kaya kailangan po nating mapalitan agad ang mga asin na nananigas na sa ating mga nilalagay sa ating mga sulok ng ating mga tindahan. You're very welcome po, Ma'am Umpok Lakataria. Yes po, isang butil po ng bawang or isang dahon po ng laurel, Ma'am Josephine Real. Yes ma'am Lucy, pwede po yan kahit anumang uri ang business ang mayroon ka. Mayroon kang parlor, mayroon kang tindahan, mayroon kang barbershop or anumang negosyong mayroon kayo ay pwede po natin yung gawin. Yes po, Ma'am Yuli Finaflor. Kay Ma'am Melanie Migito, hello din po sa inyo, Ma'am. Minsan po kasi, Ma'am, ang may mga palaka po lalalagin, lalo na po pagtag-ulan, yung mga malalaking palaka ay pumapasok po yan sa ating mga tahanan, lalo na po pagtag-ulan. Ayan, kay Ma'am Lee Zesa Azuelo. Halurena. Yan, sabi ni Ma'am Sinyang, ang shinare daw natin na tatlong dahon ng laurel ay napaka-effective. Yes po ma'am, effective po talaga ang ating mga ibinabahagi, lalo na po kung tayo ay may paniniwala sa ating ginagawa. Andin tayo ay may mga positibong isipan at lagi natin itong sinasamahan ng dasal. Kaya lagi po nating pinapaalala bago po tayo mag-start ay lagi po nating pinapaalala na ito po ay para po lamang sa mga taong naniniwala sa mga pampaswerte.
hindi po tayo namimilit ng mga taong hindi naniwala kasi kahit po magtatatumbling ka pa dyan, kahit magtatatumbling ka pa sa kagagawa ng pampaswerte, pero ikaw ay walang paniniwala sa iyong ginagawa, ay wala rin pong mangyayari. Kaya kailangan kapag tayo ay gumawa, tiyakin natin na buo ang ating paniniwala, na buo ang ating paniniwala at laging sinasamahan natin ng sikap at panalangin. You're very welcome po, Ma'am Leigh sa Azuelo. Thank you so much. Hello, Ma'am Juan Madrona Aldabon. Pwede rin po sa bahay, Ma'am. Sa bahay, Ma'am. So, ito po naman sa bahay, Ma'am Chong Xiongye. Sa bahay po, Ma'am. Kung kayo po, pwede po tayong bumili ng holy water. Pwede po tayong bumili ng holy water sa simbahan. So, halimbawa po ngayon, Lunes ng gabi, ibabad po ninyo ang tatlo, pwede tayong gumamit ng tatlo, pwede tayong gumamit ng lima or pitong dahon ng laurel. Ibabad po natin ito sa isang platito. At ilagay natin sa isang platito ang dahon ng laurel and din ibabad natin doon sa holy water. And din kinabukasan po ay tanggalin mo ito at ilagay mo ito sa green or pulang pouch at ilagay mo ito sa harap ng inyong mga pintuan sapagkat ito ay isang napakainam din po. Ang talaga naman kadalasan na ginagamit natin sa pampaswerte ay talagang kilalang kilala po ang dahon ng laurel. Alin? Yung sa tubig na ipapaligo, ma'am, ang kailangan po natin doon ay mga durog ng dahon ng laurel at kahit nakakaunting asin ang ating ipapaligo. Kunit, ma'am, tiyakin po ninyo na ang inyong katawan ay hindi po ninyo tutuyuin ng tuwalya. Hindi po kayo magpupunas ng tuwalya kasi po dapat po ay kusa lang matuyo. Pwede ka nang after mo pong maligo ay magbihis ka na po kaagad ngunit huwag mo po yung pupunasan ng tuwalya para po kay Mama Rivik Trinianes Ukay. Ayan, ma'am. Ma'am Lizery, ito po ay para sa tindahan. Ang ating itinuturo ngayong ito ay para sa anumang klase ng negosyo. Halimbawa, ikaw ay may kantin, mayroon kang tindahan, mayroon kang parlor, or anuman ang negosyo na mayroon ka, ay gagawin po natin ito. Sa mga hindi po nakaabot, ay maaari nating mag-start tayo mamaya. Maaari kayong mag-start. Maaari ninyong i-review ulitin, panuorin ang ating live ngayon para po mas maunawaan ninyo at magawa po ninyo ng tama. You're very welcome, Ma'am Marivic. Mariho tayo ng pangalan, ma'am. Si Marivic din po ako. Yes, Ma'am Sinyang. Ibabad po ito ng Lunes ng gabi and then kinabukasan po ng Martes ng umaga ay doon po natin ito tanggalin. At ilagay po natin ito sa kulay berde or kaya naman ay sa pulang pouch. At ilagay ito sa gitna ng inyong mga pintuan. So gitna, ano bang gitna? Sa pinaka-center ng inyong pinto. So halimbawa ito yung aming pinto. Ito. So dito natin siya ilalagay sa gitna ng ating mga pinto. Para kay Ma'am. Kay Ma'am Zinyang. So, you're very welcome po, Ma'am Hilda Dilag. You're very, very welcome. And thank you so much po sa inyo. Kayo po ang naging dahilan kung bakit lagi po tayong sinisipag. Lagi po akong sinisipag na mag-share ng ating mga live dito dahil po sa inyong mga positive comments. Kaya alam ko po na mayroong iba dyan na tumataas ang mga kilay, nagtataasan ang mga kilay, nagtatatawa. So, hindi po natin yan papansinin dahil sapagkat alam po natin ang ating ginagawa. Tayo ay may 100% paniniwala sa ating ginawa at tayo po ay magtatagumpay sa ating mga ginagawa. Hayaan mo po lamang yan doon, Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, alin po ang tinatanong ninyo, Ma'am Lorna? Ma'am Lorna Ramos. Alin po ang tinatanong ninyo doon ba sa ating cash register or doon sa ating pintuan? You're very welcome po, Ma'am Sinyang FV. Ayan.
Ma'am Lorna po, kung ang tinatanong po ay ang nilagay natin sa ating cash register, ay maaari natin itong palitan once a month. Basta po araw po ng Friday. Yes po ma'am, sa labas po ng tindahan, lisindihan po yung kandila sa labas po ng tindahan bago po kayo magbukas. Bago po kayo magbukas ng inyong tindahan, sisindihan nyo po muna ang kandilang yon. So kandila po, either green or violet. You're very welcome, sis, Habi Humawas. Ayan, nakakatuwa si Ma'am Sinyang. Nagunti-unting nagbabago. That's why, kaya po hindi tayo titigil. Bakit natin sila iintindihin na alam natin na tayo ay wala tayong sinasagasaang tayo, tao, hindi natin sila pinaprohesyo. Tayo ay nagbabahagi lamang upang tayo ay makatulong. Ayan, Ma'am Lorna, sa cash registered, Ma'am Lorna, maaari tayong magpalit once a month. And then habang sinusunog natin ay hayaan po lamang natin ang abo ng dahon ng laurel na liparin ng hangin. And then pwede po tayo gumawal ulit ng panibago. Ang yun naman sa pintuan, Ma'am Sinyang, yun namang ilalagay natin sa pintuan ay maaari din po yung makalipas ang isang buwan. So pwede po tayong isang buwan po natin yung hahayaan, and then pagsiapit po ng Martes or kaya naman ay Biyernes, basta po ay nakaisang buwan na, ay atin na po itong papalitan at gumawa po tayo ulit ng panibago. So para po kay Ma'am Sinyang, ayan po. Hi, Ma'am Meryl. Okay lang po yan, ma'am. Ipo-post naman po natin itong ating live. So, mapaari po nating mapapanood ulit ito mamaya. Upang po mas maunawaan ninyo, if ever man na medyo mahaba, ay pwede nating i-pass forward at pwede nating i-pass forward para mas mabilis nating makapag-start tayo sa umpisa. Kay Ma'am Merly Piha Banyan. At saka, ipopost ko rin po ito ma'am sa ating YouTube channel na naka-cut na po. Mag-start lang po tayo doon sa pinaka-main topic ng ating usapin ngayon. At maaari i-share din po natin ito sa ating Facebook. Okay, kay Ma'am Sarah Grafia. Ma'am, huwag pong mag-alala dahil muli sabi ko nga atin itong ipopost dito, and then ipopost din na po natin ito sa ating YouTube channel. You're very welcome po, Ma'am Sinyang. Hello po kay Ate Susan. Magandang hapon sa iyo, ate. So, ayan, guys. So, at dito po ay atin na itong ipopost para po sa mga hindi nakaabot. Ay, pwede po ninyong panuuri natin ang ating live ngayon na ating binabahagi sa inyo. Ayan. Thank you so much, Ma'am Sinyang. Nandito lang po ako upang magbahagi ng ating mga kaalaman para sa ating lahat. Yes, tama. Sakto dyan, sir. Sakto dyan na, sir. Sis Abby, sakto dyan. Hi po, sa lahat po muli, sa lahat po ng hindi nakaabot, nandito po ang ating live at atin na pong itong ibabahagi sa inyo. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat ng patuloy na nagmamahal at naniniwala sa atin dito sa Philippine One. Thank you so much. And I love you all. Thank you. Bye-bye.